Yo guys, welcome back to my channel Kalime Onel po. Guys, advance happy new year po sa inyong lahat. Alam niyo po ang magiging content natin ngayon ay error coins. Alam niyo napaka rare para sa akin ang error coin na aking ipapakita at may mga iba pang error coin. Pero yung isa po dito na ipapakita ko ay hindi po to sa akin ano. Sinend po ito ng isa sa ating kaibigan sa Kalime Online. Isa sa mga avid viewers natin, pinagkatiwala niya yung kanyang yung picture lamang, ano, yung picture ng kanyang error coin. Kaya samahan niyo ako para makita niyo. At bago na tayo magpatuloy, sa mga bago na dyan sa ating channel guys, subscribe po kayo at i-on yung notification bell para palagi kayong updated kapag meron tayong bago video. So tara! Okay guys, ito muna yung dalawang error coins na sinabi ko kanina. Ito lang kasi yung iilan sa aking mga hawak, ano. Ayan na. Ito, yung mga shoutout po pala, ayan, makikita nyo naman sa slideshow. Ayan guys, yung shoutout. Tignan nyo na lang po dyan at kasi hahaba po tayo masyado kapag babasahin pa natin yan yung mga kinomit. At ito pong isang error coin sa ating hawak ito. Makikita nyo naman, pansin nyo naman, eh, no? Meron siyang gatla, yung pabilog na yun. At nakupi. Yung itong barya na ito, nakupi siya. Hindi mo naman masabing sinadya kasi pag binaligtad mo sa reverse, makinis naman siya. So, sa pag sa makinarya ito, sa pagkakagawa ito, yan, error coin po ito. At tingnan nyo pong maigi, no? Kaya tapos sa itong isa naman, error coin din siya. Kaya tingnan nyo po yung kanyang rim sa gilid. Meron siyang mga gatla. Yan, close up natin. May mga guhit siya. Yun. So, ang tawag po kasi sa mga error coins na ito ay mga damage coins po itong mga ito. Kaya hindi masyadong halata pag nasa reverse niya. Yun, no? Pero pag binaligtad natin yan, ano, kitang-kita nyo agad sa kanyang rim yung mga guhit. Di po ba? Kaya guys, kayo po, kung meron po kayong mga hawak ng mga rare errors na sa tingin nyo rare, ipadala nyo po yung mga picture sa Kalime Online Facebook page at ayan at para maitampok natin sa mga susunod nating content. Okay, unahin po natin itong 5 piso na BSP. Yan po, pinadala niya Grisa, Marilyn, Mer, ato, Parcelo. So, shout out po ma'am, salamat sa mga picture na bigay mo. Yung mga error mo ito, naitampo ko na. At yan po yung isang hawak dyan. O, yan. Kung makikita nyo, parang kamukha po yan nung piso kanina. Yun. Ito nga lang, nakasentro siya. Yan, damage error din po ang tawag na ito. Ayan, tapos yung next niya. Ito, yan. Kakaiba naman yung mga error na ito. Isa ito na 1 piso to eh. Yan, para siyang wala na, halos di mo na makilala yung kanyang mga script at yung year niya. Para itong ano yun guys, yung prosen na nagkamali na sobrang sa pagkakaprosen. Kaya ayan ang naging resulta. Kaya itong mga error na to medyo parang rare ang mga error na to eh, no? So ayan, isa lang po ang padala niya, ano? Tapos tignan natin yung next. Yan, 1 piso din BSP series na year 2000, ano ba to? 2006. Yan. Damage error nito, parang nagbitak-bitak na yung mismong surface ng piso. So maraming hawak na error coin ang nagpadala ng picture, no? So shoutout po muli. At guys, mamaya makikita nyo yung ating pang main event na sinasabi kong rare error. Ayan, so tapusin nyo po hanggang dulo. So next tayo. Ayan, so kuan din ito BSP series. Ayan, 2013. Kita nyo sa taas yung bukol, no? Ang tawag po sa mga error na ganyan ay ano po yan, CAD error. Ayan po, tapos next tayo. Ito, 5 piso NGC coin, 5 piso. Ayan,
Ang napansin ko agad dito guys yan, yung sa rim din, ano, medyo malapad yung rim niya. At higit sa lahat ito, i-close up ko siya. Kaya pansinin nyo po yung makikita nyo dyan na image. Parang naging ano eh, naging tatlo ang kanyang mint mark. Ayun na kasi, yan, di po ba, kita nyo? Yan. Hindi po kasi na-detali nung nagpadala kung ayun nga ba yung talagang error sa coin na to. Pero kung ayan po at hindi tayo nakakamali, eh, rare po yan yung mga ganyang nagdodoble yung mga mint mark. So napakaganda po nga mahawakan kapag ganito ang mga error. Ayan, so next tayo. Ito naman, so iba naman ang padala guys. Si Rowena Barrera, so shout out po nga, salamat sa picture, ano. At ang error na nakita ko dito is yung sa petal niya, eh, parang meron kasi akong hawak na ganito, extra petal, eh, close up natin. Ayan, yung matulis na yan, kasi ang common yan, hindi naman po matulis yan dyan. So ayan po ang kanyang error. So next tayo. Ito, dinadala ni Nocturnal Toy at Cyrus. So mukhang hindi ito yung kanyang tunay na pangalan. Pero po man, salamat sa iyo at pag napanood mo to, shoutout po sa iyo. At ayun po ang pinadala mong coin. So kakaiba rin ang error nito guys. Ayan o. Nagka-windang-windang ang portrait ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At parang may mga dumodoble-doble pa. Ayan, pag ganyan, ang damage error din yan, you know? At na-disalign yung year, pati yung lettering niya, ayan. Pansinin nyo, di ba yung year andyan sa gilid? Imbis na dapat dyan, eh, nasa gitna yan. So, kakaiba rin ang error na ito. Ayan, so next tayo. Ito guys, medyo matindi rin ang pagkaka-error nito. Tingnan niyo yung gilid niya. Napaka-obvious na talaga ng kanyang error. Ano to eh, 10 piso BSP series coins na by metallic. Ayan, salamat po uli sa sender ng picture. Ayan, tingnan niyo guys. Hindi mo masabi kung sinadya ba ito ng gumawa doon mismo sa Bangko Sentral, ano? Kasi pwede nilang i-manipula. Ah, di ba? Pwede naman yung gano'n, di ba? Pwede nilang i-manipula o para makagawa ng mga error coin. Dahil alam nila na maraming coin collector na mahilig sa mga error. Siyempre kung sino yung makakakuha nun eh. Swerte. Kasi meron kang dagdag sa iyong mga collection. So ano pong masasabi nyo rito guys? At yung susunod dito na error coin, yun po yung ating pinaka main event, yung pong ating nilagay doon sa ating thumbnail, kasi para may gustong ipakahulugan o para siyang mga code eh, para siyang sulat eh, no? So ayun ang nakakapagtaka kung paano nagawa. So pupunta na tayo doon. Alright guys, ito yung last and main event na error coin natin. Ayan, napansin nyo ba guys? Ayan, close up natin. Ayan, kung mapapansin nyo, parang meron siyang mga nakasulat. So diba, parang para sa akin ang error na to, ano to, rare na to, at para siyang may ibig sabihin kasi mga nakasulat yan. Pero kung titignan naman natin yan, eh halos parang hindi naman natin maintindihan kung ano ba yung mga words na yan, kung ano ba mga letters na yan. Pero pag titignan mo, para siyang mga code, diba, para siyang sulat, para mga secret code. Ayan. Ano sa tingin nyo guys? Mag-comment po kayo sa error coin na ito para malaman ko kung ano inyong mga opinion, ano. Kasi napakabihira o rare ng error coin ito sa year 2015 na BSP series coin din yan. So ayan o, tingnan nyo po mabuti guys, kasi para makilatis ninyo, ano. Hindi naman po yan na masasabi natin fake, kasi ayan, kita nyo sa picture, hindi naman yan dinoktor, at hindi naman siguro manluloko ang nagambag ng kanyang picture para maitampok natin dito sa ating channel. At hindi lang yan, andito rin sa may pangalan ng ating mga bayani. Tingnan nyo mabuti, ko close up ko. Di po ba? Apolinario Mabini, tapos pagdating dito sa pangalan ni Gat Andres Bonifacio, eh, halos hindi na ganun kapulido yung kanyang lettering. So ayan ang mga error coin guys. So
Sana mag-comment po kayo para malaman natin ang inyong mga opinion dito. Dahil lahat naman tayo guys ay may karapatan at magpahayag ng kanya-kanya mga opinion dito sa mga error coin na ito. Ayan. So napakahalaga po ng inyong kooperasyon sa content na to. Medyo mababa lang talaga siya kasi kailangan natin i-detalye yung mga error coin na ito, sa, lalo sa ating mga coin collector, napakahalaga ng mga gantong mga content at usapin. So ayan guys, sa mga bago lang sa ating channel, guys, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at paki-on yung notification bell. Kailangan po kasi yan guys, pag nag-subscribe kayo, i-on yung notification bell para ma-notify po kayo kapag mayroon akong bagong update sa mga coin natin. Ayan, tapos sa susunod po, ang itatopic po, abangan nyo yung updated price, yung mga price list ng mga hard to find at semi-hard to find sa BSP series coin. So, until next time po, God bless you all guys. I'm out.